Go ahead. Sir, may executive session lang kumahapon with Alice ko. Meron ba kayong nakuhang substantial kahit may sinang ko? Meron, meron. At least, hindi nasayang yung executive session. Meron kami nakuha. But, you know, I'm not at liberty to share with you. Otherwise, I can be charged before the ethics committee for unauthorized disclosure. But, it's up for the committee, no, to decide collectively if indeed yung information na nakuha natin during the executive session will be very useful for to be shared with the public. Depende yan with the clearance of the committee chairman. Kung pag-usapan yan, agreed by all members of the committee. Sir, if she tells all, pati mastermind, etc., pwede kaya siya maging state witness? Hindi ko pa masyadong na-digest lahat, ha? Pero kung she is the least guilty, kasi ang ruling naman dyan is the least guilty can be accommodated as a state witness, di ba? Eh, kung siya ay hindi most guilty, baka pwede. Depende yan. Anyway, we have the investigating agencies to determine. Sir, as a police investigator, tingin niyo po ba, despite the inconsistencies and obvious lies that been mentioned during the previous hearings, believable pa rin yung sasabihin niya kahit sa executive session? Meron din namang kapanipaniwala din. Siguro, kung nag-lie siya before, meron siyang rason bakit nilay. Pero doon ang executive session, makita mo man kung talagang free-willing yung kanyang mga statements, then ibangga mo yan, i-compare mo sa mga previous statements niya during the open hearing. So you can come up with your own conclusion if indeed may katotohanan yung ibang statements niya. How about, sir, yung mga photos ni General Accord na kaapos? With Tony Yang, with Mayor Kalugay, tingin siya incriminating ba yung mga pictures na yan? Well, pagdating sa pictures, marami naman kasi nagpapapicture sa atin. No? Anybody can have pictures with us, lalong-lalo na kung ikaw ay chief PNP. Anybody, hindi ka man pwedeng sabi, oh, hindi pwede. Hindi kita pwedeng, hindi ka pwedeng papicture sa akin. So, with the, kung ano, yung kay General Acorda naman is, he will be given his time to explain before the committee in the next hearing. I-explain niya sarili niya. And I'm sure he can explain that properly, kung ano talaga, bakit siya nagpa-picture. Sabi nga natin, if a picture paints 1,000 words, then how can I tell you? Paano siya makakilala niyo kung General Accord? Naniniwala kayo na somehow pwede ba siya involved sa tayo? Matino mo siya na tao. Kakilala ko yan. Kilala ko. Ito nga masasabi ko, kung ikaw ay chipinpin na, nasa topmost position ka na ng organization, dudumihan mo pa ba yung sarili mo sa mga bagay-bagay na yan? Na nandiyan ka na sa taas, are you willing to stake out your neck for that? Siguro, sabi mo, million pesos yan. Kailang, parang ako ha, naging CPNP ako. Pagdating na sa taas ka na, parang yung pera is, hindi ba ibig sabihin na marami kang pera, kundi you are more concerned about the legacy na maiiwan mo sa PNP kaysa naman sa kunting halaga na matatanggap mo kung iba-bribe ka man. Kaya nga, very strict ako noon sa nung ako nag-CPNP, huwag kayong tumanggap ng mga bribe money from illegal gambling, lalong na from illegal drugs. Dahil ako, hindi talaga ako tumatanggap, mamalasin kayo sa akin pag natanggap kayo. Legacy mo yan, na maiiwan being the head of that agency. So hindi ko naman pinangunahan, dipinsahan si General Accorda, pero as I've said, you can be incriminated through pictures. But then again, as a public official, public servant, ang daming magpapapicture sa'yo. Ang dami talagang papapicture. Pero this time, sir, kasi sinasabi mismo ni Mayor Kalugay at ni Tony Yan, kilala nila personally si General Accorda, hindi naman sila parang nakapagpapicture lang katulad ng napapicture sa inyo dito na napadaanan talaga. Ito, nasabi nila na kakilala talaga nila si General. Kakilala, kung kakilala mo. Ibig sabihin ba, kung kakilala mo yung, ito, kakilala mo yung isang drug lord, drug protector ka na rin pala, parang ganun. So we have to wait for his explanation. Hintayin natin kung anong explanation niya. Sir, kasi diba nasa intelligence status ni Accorda? So nakita niyo ba possibility na baka parang somehow part din ng trabaho niya? Bakit up to at that time, ano bang illegal na ginagawa ng mga tao niya nagpa-picture sa kanya? Kung pugo ang pag-uusapan, legal man ang pugo. Di ba? Dumaan man yan sa PAGCOR. Regulated by PAGCOR yung pugo. I don't know kung paano natin ma-explain yan. So hintayin na lang natin yung explanation niya. Sir, pero hindi na pag-usapan na mong the chiefs kahapon or kagabi yung picture na yun, mga pictures na yun. Yan, kung dapat ko ba i-share sa inyo, ito private na conversation na namin yun eh. Oh, tayo lang ha, huwag ka maingay ha. Huwag ka maingay. Oo, konti lang naman tayo dito, di ba?
General Acorda gave us the assurance, yung members of the Council of Chiefs, na wala siyang ginagawang masama. Yun lang sabi niya, wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung Chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, pinawalang visa naman din ng source of information, di ba? Si General Villanueva mismo. So sabi niya doon sa aming group chat na I'm not the one, and I'm not doing bad. So yun lang ang explanation niya sa amin. Hintayin natin yung official explanation niya sa committee. Sir, so parang namin parang initial na pulso reaction ng mga kagrupo niyo sa former Chiefs of PNP? Medyo humupa na yung kanilang, you know, yung reaction nila. Yung kanilang violent reaction to that sweeping information, sweeping allegation. Kasi binawi naman nung nagsabi. So, medyo humupa na yung kanilang alingas-ngas. Chinese national or high-ranking top government official? No. Magkuantay niyan. Magbigay ako sa iyo ng informasyon galing sa aming executive session. Pero sir, may Pilipino po bang influence? Yun din. No? The same question. Basta, meron siyang sinabihan pangalan. Meron siya sinabi po. Hindi natin pwedeng sabihin dito. Hintayin na lang natin kung ma-decision na ng committee na i-share sa inyo. In fact, hindi naman siguro, parang alam niyo eh. Parang nabanggit na ba during the hearing? Parang nabanggit natin during the hearing yung mga pangalan yun. I'm not so sure kasi hindi naman ako nag-attend every hearing. Pajab-jab lang yung attendance ko sa hearing na yan. Hindi ako ganong nakatutok talaga, nakababa dyan. Sigurado ako nakababa dyan si Senator Win Gatsalian at saka si the chairman, Senator Risa. Silang dalawa nakatutok dyan. Sir, after the executive session, nandun ba kayo sa punto na natumbok niya ng katotohanan? Katotohanan kung totoo bang boyfriend niya si what? si Mayor Sual, Mayor Mayor Sual, baka sila? Ha? Si Senator Jinggoy ang tanongin natin. Masaya kaya diyan siya naka-focus sa anggulo na 'yan. Pero sir, ilang porsyento, sir, ilang pa yung parang percent na hinahanap niyo para talagang may siwala? Siguro isa pang executive decision na hindi nagmamadali. Isa pang executive decision, hindi nagmamadali. Nagmadali kasi yung kahapon. More or less, kung mag-operate siya at totoo yung sinasabi niya. Sir, meron bang Pinoy na pinakalanan? Dapat sa? More or less, kung ano yung sinabi niya doon sa hearing, di ba? May mga nawalang Pilipino na involved, di ba? O sabi niya, walang Pilipino involved doon sa hearing, di ba? Hindi sa executive decision, ha? That's my way of answering your question. Ha? Doon sa executive sa open hearing. Wala masyadong sinabi doon na Pilipino talaga, di ba? Sakit pa ng closed door kung nabanggit din naman pala doon sa... Yan nga. Pero meron siyang kwento. Meron siyang sinabi doon. Hintayin na lang natin yung decision ng committee kung it has to be made public. Okay. Sir, thank you. Yeah. Sir, doon sa muntik magpang-abot kahap ka, the senators, ano? Yung muntik magpang-abot. Ano pa kayo, sir? Wala na ako? Nasa niya Medyo, may napapanood ako. Ha? I mean, that's not a good incident to occur in the plenary. Hindi maganda tingnan. But anyway, diyan nagpapakita na talaga seryoso yung dalawa sa kanilang trabahong ginagampanan. Talagang intense yung kanilang desire na magampanan yung trabaho nila bilang senador, kaya umabot sa punto na talagang nagsisigawan. So, mabuti na lang, hindi nagkakasakitan, hanggang sigawan lang. It's good. At I'm informed na nagbalikan mo sila ng loob pagkatapos, di ba? Parang nag-reconcile sila. So, wala na, okay na. Sir, may kumausap ba sa inyo sa about the leadership change? Ang makalitan ng SP? Secret. Contradicting statements, no? Wala, tama secret. Wala. Sige, ano pa? Ako ang mag-senate president. Marcelo. Ano? Kayo ha? Kung lang ha, chill lang kayo dyan. Chill lang. Chill. Huwag kayo masyadong seryoso dyan. Chill lang. Ano ba? Sir, comment po sa rumors of impeachment daw po. Impeachment? Dito sa aming level sa Senado, that is beyond our control. Kung gagawin talaga ng lower house yan, that's their job. Kanila yan. Pero pagdating dito sa amin, kami rin ang masusunod. Kasi kami naman ang magja-judge dyan sa impeachment na yan. Kung ma-impeach si Vice President, we will be sitting as judges. Then the ball will be in our hands. Will be on our hands.
pag makarating sa amin. Then we will shoot the ball when we have the ball. Okay? When the ball is passed to me, we are going to shoot the ball. Okay? Ikaw pa ba sa kanina ka pa sige tawa ng tawa diyan ha? Okay.